So, ngayon magluluto tayo ng magposlaham. So, ito yung karne ng karnero na lulutuin natin with rice. So, ayan, nahugasan ko na at nailagay ko na sa ating lutuan, sa ating kaldero. Nilagyan ko na ng tubig at ayan, pinoproseso ko na. I-on ko na yung oven at hayaan natin siyang kumulo. O ilalaga muna natin yung karne ng about 45 minutes to 1 hour. Ayan, ganyan siya paglaga. Ang mga spices naman na gagamitin natin is yan. Arab spices mix, 7 spices mix, including cardamom pods, cumin, ano pang tawag dito? Black pepper and cloves. Then, hindi rin natin makakalimutan ang of course yung ating pinaka main onions and garlic. So halo lang natin siya sa ating nilagang karneng karnero. Pagkatapos niyan, mag-add naman tayo ng tomato yung iniwa kong kamatis na nilagay ko sa freezer a few weeks ago. Yan yung ginagamit namin sa pagluluto ng karneng karnero. O kahit na ano. Basta mga ganyan. Magbuslaham, mga tawag nito. Basta pangluto. Pini-prepare na namin at nilagay namin sa ref. So ngayon, yan na yung ginagamit ko sa pagluluto, yung tomato na stock namin sa freezer. So ngayon is luin lang natin siya ng konti habang pinapakulo natin siya. Lulubog natin siya sa tubig at tapos mag-add din tayo ng bell pepper. Kapag wala namang bell pepper, okay lang na wala. So, optional naman kung gusto mong lagyan ng bell pepper or no. Pero ako naglalagay ako kasi meron. Ayan. Tapos, salt, syempre. Yun ang pinaka importante dyan, yung asin. So, ganyan lang guys. Napakasimpleng luto lang yung isi-share ko sa inyo dito sa amin sa Oman. Yan yung luto ko na dito sa Oman. Minsan twice a week, minsan once a month, ganun. So ngayon habang nilalaga natin yung karne, nahugasan na rin natin yung bigas na ihahalo natin dun sa ating karneng karnero. Ayan. Ganito mag prepare ng pagkain dito sa Middle East. Yung bigas dito is hinugasan muna bago ihalo sa ano, sa ulam. Yung ulam at saka kanin mix. Tapos ang tawag doon is yung niloto ko ngayon is magboslaham. Tawag nito sa Oman. So watch lang guys until the end para alam nyo rin, baka isa rin kayo sa gustong pumunta dito sa Oman, so alam nyo na, pero na kayong tips na paano gawin yung mga pagkain dito. Ito yung sinishare ko sa inyo, baka makatulong, sana makatulong at matuto rin kayo sa mga pagkain Oman o Middle East. So, ayan na guys. Na luto na ba? Let's check. Check natin. So, ayan. Malambot na siya. So, ayan. Malambot na yung karne. So, kapag malambot na yung karne, so, tatanggalin na natin. Hahangoyin natin siya sa tubig. Ayan.
ilipat natin siya sa ating pan na tawag nito cooking pan, another cooking pan. So ganyan lang guys ang paggagawa. After na maluto yung karne o lumambot yung karne, ano lang, niluto ko lang siya ng 45 minutes in a medium heat. Hindi mo siya kailangang biglain sa apoy. Medium lang siya. Tapos, takpan. So, ayan. Malambot na siya. In 45 minutes. So, yung ano, yung mga spices na nilagay ko is nanunuot na sa, ano, sa karne. At saka nasa sabaw na rin. Kaya ngayon, kasi nasa sabaw na, tatanggalin naman natin yung mga hinalo kong spices sa kaldero kasama yung karne. Kasi hindi naman nakain yung mga kabataan yan, lalo na yung mga buo-buo. Yung cinnamon, yung black pepper, yung cloves. Ayaw nila yun. Ayaw nila nun. Kaya ang ginagawa ko para mapasarap ko yung pagkain na hindi naman na ano, tawag nito, yung mapasarap ko yung kanin. Kaya nilagay ko yung spices, tapos pag ayan na, luto na yung karne, tinatanggal ko na yung spices. So yung lasa nung ano, yung sabaw, nandyan na yung broth ng karne with spices is very satisfied taste. So after na ano, matanggal, so ayan na, pinubuhos ko na yung bigas dun sa kaldero. So, ganyan lang. Ibubuhos lang natin yan. Kasi, natanggalan natin yung ano, yung mga sagabal na spices. So, it's clear na. After nyan, ayan, nalo ko na. Lagay na lahat. So, ngayon, ilagay ko na ang lahat ng bigas. Iluluto na natin siya ng about 5 minutes. Hayaan lang natin, huwag muna nating takpan kasi hayaan natin yung bigas na ayon tubig na maubos. Sipsipin ng bigas. Pag kumunti na yung tubig, saka natin hinaan yung apoy at saka natin siya tatakpan. So, ngayon, let's prepare the second moves. Ngayon, mag-prepare naman tayo ng pang ano, pampahid sa karne. Yung baga sauce. Lagyan ko siya ng 7 spices, powdered mix, salt, and olive oil. And then, haluin natin siya sa ating brush para ipahid na natin sa ating karne. So, ganyan lang kasimple guys yung luto natin. Para lang tayong nagluluto ng yempo sa Pinas. Malalaman nyo rin yung ano, yung 7 spices mix kapag nandito na kayo. Ano nga pala yung 7 spices mix niyo? Kasama din doon yung cumin, yung cardamom pods, yung tawag nito cinnamon, black pepper, cloves, ano pa yung iba? Nakalimutan ko na. Curcum. Yung curcum is parang turmeric yun. Yun, turmeric dit. Turmeric ano? Turmeric powder. Parang luyang dilaw yun. Tapos ginawang powder yun. Hinalo na yun sa 7 spices mix. So, ganyan lang pagkatapos. Parang proseso, ayan. Lagay ko sa oven at hayaang mag golden brown. Luto na yun, pero hinayaan ko lang para siyang na niro-roasted ko yung ano, yung laham, yung karneng karnero. So, parang ang kinalabasan nun is para siyang yempo, pero malambot siya. Malambot, hindi katulad ng yempo, minsan yung ano, crunchy. Pero yung yan is hindi yung parang konti lang yung pagka-crunchy niya. At bigay lang din ng magandang kulay sa karne. Yeah.
is may dalawang klase ng saffron. Merong ano, spray. Ayan ang gamit ko, spray. Meron din yung maliliit, yung ano, yung para siyang dahon. Ayan, ganyan. Parang ganyan. Pwede rin yan, pero choose ko yung ano, spray kasi mabilis lang. Ayan. Kadalasan ditong ginagamit sa Saudi. Saudi. Basta, Middle East yun. Sa Saudi, sa Oman, sa Qatar, basta around the Middle East. So, ayan na guys, yung ating ano, yung ating laham, luto na siya. Ay, luto na. Luto naman talaga na. Kaso, ayan, gumanda na yung kulay niya, na golden brown na siya, para na siyang yempo. So, ayan na guys, ready to serve na po yan. At, salamat nga pala sa panonood. Thank you for watching, and sana kung nagustuhan nyo po yung video na ito, paki-like na po, paki-subscribe, paki-share na rin po. At nang sa marami pa po ang makakapanood nito, sana makatulong at magbigay ng tips sa mga nais pumunta rito sa Middle East. So, thank you so much, guys. Thank you.